Ang simbahan, sagradong lugar sa ating mga Pilipino. Samot-saring mga bagay ang mabibili sa paligid nito. Kung kakaibang uri lamang ng bilihin ang pag-uusapan, dito sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila, kakaiba rin ang mabibili mo. Dahil dito, damo ang mabibili mo. Ito si Mark, hindi niya tunay na pangalan. 25 taong gulang. Nag-aaral sa isa sa mga universidad dito sa Intramuros, Manila. Gaano kayo kadalas tumambay dito ng mga barkada mo? Usually, pagka-break, yan, mag-iyosi. Siyempre, magkikita-kita na dito sa tambayan. Magkakabuyuan na, sindihan na natin yan, sindihan na natin yan. Yan, magkakayaan na. Yung sa, isisindi na kami. Bakit dito kayo sa simbahan tumatambay para mag-smoke ng weed? Kasi dito ang pinaka-safe na place, kumbaga. Hindi naman iisipin na may magagawa ng ganun dito, di ba? Tsaka isa pa, open field to. Hindi nakukulob yung hangin. Walang nakakaamoy. So, gaano ka na katagal na gumagamit nito? Oo, siguro, almost 10 years na. Okay. Nagsimula, una, hindi naman ito bisyo eh. Kasi nagsisabu pa ako eh. 3 years actually ang nagsabu. Tapos, 3rd year high school, may nakalala kong babae, na in love ako. Eh, siguro hindi kami para sa isa't isa. So, parang gusto ko makalimit kasi nagsabi nga sa akin, eto, subukan mo. Eh, tama naman kasi numb yung emotions mo eh. Itong parang wala kang pakiramdam. Hindi man walang pakiramdam, parang walang sakit. Maaari mo bang ikwento sa amin yung typical na araw kung saan kayo ng mga kaibigan mo ay tatambay dito para gumamit ng weed? Hindi na, sabi ko, alas araw-araw naman kami nandito eh. Tingin mo lang klase, o kaya, basta nagkita-kita lang, kasi yung dalay isa, madyan kaya yan, o. Ayun ako ba dyan? Diyan na natin yan. Actually, ganun lang. Alas araw-araw, ganun. Magkano yung ganyan? Ito, nasa 50 lang to. Sa halagang 50 piso, makabibili ka na ng ganito karaming marijuana. Rolling paper ang tawag dito. Dito ibinabalot ni Mark at ng kanyang mga barkada ang marijuana bago nila gamitin. Pag pumupunta ba kayo dito, may dala na kayo? O dito pa rin nagaganap yung transaksyon? Most of the time kasi may dala na kami. Kasi pag dito ka pa umuwa, mahal, tsaka konti ibibigay sa'yo. Pero pag walang choice, tas sinding-sindi na kami, dito na kami kumukuha. Kung may pagkakataon ka na ibalik yung panahon, pipiliin mo pa rin ba yung ginagawa mo ngayon? Oo naman, definitely. Parang ano to eh, hindi lang bisyo to eh. Sa akin parang I love marijuana na. Hindi na siya bisyo lang. Kahit sa bahay ako, nagsisindi ako. Kahit ako lang mag-isa, nagsisindi ako. Pagkagising mga sumagod, so nagsisindi na ako eh. So, wala kang pinagsisisihan? Wala. Sige, salamat. Okay. Labag sa batas ang pagbili o pagbenta ng marijuana. Kung gaano man kabigat ang kasalanan ni Mark, si Mark at ang Diyos na lamang ang nakakaalam. Sinong hindi nakakakilala sa simbahan ng Quiapo? Maingay, magulo, at dagsa-dagsang tao ang dumarayo mula sa iba't ibang sulok ng Maynila. Sa paligid nito, makikita ang iba't ibang paninda mula bulaklak, kandila, pagkain, at ito. Ano pong mga paparegla? Ano? 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 Ano?
Bakit? With his girlfriend mo? Hindi mo tapang parehila. Ito alam mo ito, di ba? Di ba sinahalo sa pagkain niya? Iba ka buhay ito eh. Para sa yung pagkain ano yung tinitibla sa juice. Bilay mo. Lahat ito, 20. Kung ano man ang dahilan ng mga aling nena sa pagbebenta ng mga ganitong uri ng produkto, masisisi ba natin sila? Kapag may usok, meron ding apoy. Hangga't may bumibili, may pagbibilihan. Palakad-lakad, patambay-tambay, tila may hinihintay habang naninigarilyo. Ito ang kalimitang sistema ng mga lalaking naghihintay na kanilang mga customer sa paligid ng simbahang ito. Si Randy, hindi niya tunay na pangalan, 19 anyos, isa lamang siya sa mga lalaking umaali-aligid sa paligid nito. Anong hinihintay mo dito? Hinihintay ko dito? Customer. Gano'ng kadalas kang tumatambay dito sa simbahan na to? Tumatambay ako dito kadalasan pag wala akong pera, pag wala akong bakunan. Saka ako ito ginagawa. Magkano naman kinikita mo sa isang buong gabi? Depende. Pag wala talaga akong pera, for example, kahit pang yosi lang, ganun. Pero pag wala talaga akong pera, talagang tinutubuan ko. Kasi ang hirap eh, ang hirap kumuha ng transaction. For example, pagka wala lang talaga akong pera, kahit 200 lang. Pero sa buong gabi, talagang nilalaki ako. Kahit mga 500 pataas, or kung kaya ng 1,000, sige. Kung talagang kayang-kaya. Bakit dito sa paligid ng simbahan kayo tumatambay? Pwede naman sa ibang lugar, pero bakit dito yung napili? Actually, nung una din naman talaga ako tumatambay dito eh. Parang kumbaga ba, nagsisimba lang din ako dati. Pero nung after ko magsimba, napapansin ko may mga lalaki tumatambay doon sa labas ng simbahan. Siyempre ako, parang na-curious ako. So, inobserbahan ko. Yun, parang parang may ginagawa silang transaction na hanggang sa nabutan ko na may pumipick up sa kanila. Yun, hanggang sa matutunan ko na rin yun na pag wala akong pera, doon ako kumukuha. Parang naging hanap buhay ko na rin. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, mas pipiliin mo ba na ito lang yung pagiging isang pick-up boy mo o maari bang magbago patakbo ng buhay mo after netong gabi na ito? Kung mabibigyan ako ng pagkakataon na kumain ng ibang trabaho, syempre hindi ito pipiliin ko. Sino ba naman tao may gusto magbenta ng katawan niya kapalit lang ng pera, di ba? Siyempre, kung ako papipiliin, gusto ko ng marangal na trabaho, hindi yung ganito. Nabubugbog yung katawan ko, pwede pa akong magkasakit. Pwede rin ako mamatay dahil dito, di ba? Kaya kung ako talaga papipiliin, pipiliin ko yung marangal na trabaho, hindi yung ganito. Masisisi ba natin si Randy kung dito siya sa paligid ng simbahan nakatatagpo ng ikabubuhay? Saksi ang Diyos sa hirap ng kalooban ni Randy at saksi rin siya sa tunay na layunin ng kanyang mga gawain. Simbahan ng Quiapo. Simbahan ng San Agustin. Simbahan ng Novaliches. Mga itinuturing na sagradong lugar. Lugar para sa pagsamba.
Lugar kung saan tayo ay naghahanap ng kapahingahang espiritual. Sa parehas na lugar, iba't ibang uri ng transaksyon, iba't ibang uri ng bentahan. Iba't ibang uri ng tao, iba't ibang pinagmulan. Kanya-kanyang dahilan, kanya-kanyang paraan. Ating tingnan. Intindihin. Unawain. Kayo ang magbigay kahulugan. Dito sa Silip.